Hello, what's up? This is Kiotman. Back again for another video. Happy New Year nga pala sa inyo lahat. Sana maging maayos ang New Year nyo. Prosperous New Year na lang para sa inyo lahat. Okay? Salamat sa mga sumuporta sa akin itong buong 2019. Maggawa niya na ako ngayong January. So technically parang anniversary video ko na rin ito pala, no? Anyway, yun. Nag-start kasi ako ng vlogging around first week of January, I think. Pero hindi ko na-expect na bago mag 1 year, lalagpas ako ng 1,000 subscribers. So, yun. Thank you. Pero hindi yun ang topic natin today. Ang topic natin today is about doon sa tanong ni Lester Gorospe na, Kuya, next video nyo po ba? Hindi pala ito tanong, request pala. Kuya, next video nyo po ba low power mode? Oh my God. Ang video na to actually is tungkol sa request ni Lester Gorospe. Kuya, next video nyo po ba low power mode? Yun. Actually, hindi ko exactly kung ano gusto niya sabihin. Pero siguro, papaliwanag ko na lang kung para saan yung low power mode. Yung meaning nun at kung yung mga good and bad na epekto niya kapag inactivate yung sa phone nyo. So, yun. Unang-una, ano nga ba ang low power mode o battery saving mode? Ang battery saving mode is yun yung feature ng isang device para mostly focus para sa battery, para hindi agad maubos ang battery. Para magawa ito ng isang device, binababa niya yung CPU frequency, binababa niya rin yung brightness ng LCD or AMOLED kung ano man yung gamit nyo, binababa niya yung refresh rate ng app or ng game, tapos nililimit niyo yung mga background data. Sa ibang power saving mode, yung mga talagang ultra power saving mode o super power saving mode, depende sa mga manufacturer kung anong tawag nila doon sa mga power saving mode nila. So may mga level eh. Ang pinaka ultimate yata is yung pinapatay pa nila yung mga synchronization, yung location. Yung location hindi ganoon ka accurate. Yung vibration pinapatay din nila, tapos binababa nila yung volume. Basta yun, lahat ng paraan para makatipid ng battery ang isang device, cellphone, laptop, ano man yan. Pero siguro is focus natin sa cellphone. Pero applicable nga to sa mga laptop din. Mas applicable to sa lahat ng device na Windows, Android, Apple, iOS pala yun. Applicable to dun sa mga device na yun. Pinapatay niya or nire-reduce niya yung performance ng mga features na hindi ganun ka-urgent sa time na yun. So, yun yung battery saving mode. Para lang makatipid ng battery, yun ang ginagawa niya. Binababa niya yung performance, pinapatay niya yung mga ibang features. So, ang benefits ng power saving mode, ang power saving mode is mostly sa battery lang talaga. Dalawa lang ang pinaka-major na benefits niya kapag inactivate nyo. Unang-una, para mapatagal yung... Unang-una, para mapatagal yung buhay ng battery mo, yung battery juice, hindi agad maubos. Kasi lalo kung nasa labas ka, nasa outdoor ka, wala kang charger sa paligid. So, yun, importante sa yun. Like, kunwari, sa bandang 30% o 20% ka lang. Depende kung ano yung setup mo. Pero usually, naka-default ang isang smartphone sa 15% na nagba-battery saving mode. Pero minsan, pwede mo siyang baguhin. May mga phones na gano'n na pwede mo baguhin, itaas at 20%, 30%. Depende sa yun. Pero usually, by default, nasa 15% yung battery saving mode. So, yun ang pinakaunang benefits niya. Patatagalin niya maubos yung battery kasi mas konti lang gumagana sa background, mas ibababa niya yung performance ng CPU, mas konti nga lang yung battery na gagamitin. Pangalawang advantage niya is yun nga, kapag may importante ka message na inihintay, magagamit mo pa yung mga light apps ng mas matagal kaysa sa normal. Lalo, yun nga, paubos na yung battery mo. Yun yung pinakadalawa lang major. Actually, parang connected na rin yung sa isa. Pero, yun, ihatiyan sa dalawa para mas maintindihan nyo. Ngayon, sa cons naman, yung mga baka hindi nyo magustuhan na features, kaya nilagay ko na lang sa cons is, unang-una, yung mga push notifications na inaantay nyo, like kunwari yung message, pwedeng madelay ng ilang segundo o minuto. Kasi nga, nilimit na ni battery saving mode yung data at saka yung refresh rate ng mga apps. So, usually, typically, hindi naman lagi, typically lang, is yun nga, nadidelay yung mga push notifications nyo, yung mga notifications nyo, delay datating. Pangalawa, yung Facebook nyo, yung basta yung mga social media, yung mga live apps, ika nga, social media, hindi agad nag-update ng mga bagong news feeds. Hindi siya agad nag-update. Hindi real-time yung update ng mga apps, social media. Unless na lang kung is swipe down mo para mag-update siya, yun yung forced manual
update. Pero kung iniintay mo siya na mag-update ng kusa, medyo mas mabagal siya ng konti kapag ka naka-battery saving mode. Lalo pag kayo mga, lalo yung mga phones na mga may ultra power saving mode tsaka super power saving mode na kung ano pang tawag nila doon, ng mga fancy names. Yun. Mas matindi yung power saving mode na ginawa, mas mabagal yung refresh rate. Pangatlo, ito importante ito sa mga gamers, hindi applicable sa mga gamers ang battery power ang battery saving mode. Unang-una, kasi nga binabanyo na yung CPU frequency mo. So kung ang frequency mo kunwari is 2 GHz, ibababa niya sa 1 GHz. So kung nag-expect ka ng smooth na performance habang nag-game, malabo mangyari yon. May mapapansin ka na may mga lag, konting delay ng response, basta yung mga ganun. Hindi siya ina-advise yung battery power saving mode sa gaming. Ang pinaka-dabas yun sa gaming mode mismo. Sa gaming mode, maganda yun kasi ino-off niya yung mga ibang features pero tinataas niya. Minamaximize naman niya yung CPU frequency. Doon maganda yung gaming mode. Pero sa battery saving mode, hindi na siya ganun ka-applicable. Pang-apat, yung location nyo is hindi na rin ganun ka-accurate. Medyo delay siya ng konti kasi nga naka-battery power saving mode. Siguro kung nasa sa ganitong lugar pa kayo, siya paparating pa lang doon sa lugar na yun. Kasi nga hindi ganun ka, hindi real-time yung update ng location at data. Panglima, hindi stable ang mobile data. Mobile data, tandaan nyo, internet nyo gamit ang SIM card nyo, hindi stable sa battery saving mode. So, either natataas ang ping nyo, or ganun pa rin ang ping, pero ang bagal ng download at saka upload. So, yun. May epekto talaga yon sa mobile data nyo. So, kung nagigaming kayo, isa pa yon. Kung nagigaming din kayo, apektado yung ping nyo. Yun nga, nagkakaroon ng lag. So, huwag kayo mag-battery saving mode hanggat maaari. Depende na lang siguro kung mga high-end ang phone nyo kasi sigurado malakas pa rin naman yung CPU at GPU ng phone nyo kahit naka-battery saving mode kayo. Pero sa mga budget phones, hindi siya applicable. Talagang ramdam mo yung effect sa mga budget phones ng battery saving mode, yung pagbabattery ng performance. At higit sa lahat, pang-anim na ba? Tama ba? Pang-anim, yun nga, kung ang habol mo is ma-enjoy yung true power yung raw power ng yung raw power or yung pinaka maximum na power ng smartphone mo, yung CPU niya, hindi mo siya ma-enjoy kasi nga sa battery saving mode, gaya na sabi ko nina, from 2 GHz ibababa niya ng 1 GHz yung mobile data mo, ibababa niya yung capacity, yung refresh rate, ibababa niya lahat. So hindi maganda na gamitin yung battery power saving mode kung nag-expect ka ng ganun pa rin performance kasi yun yung purpose, ibababa niya lahat. Okay? So finally, maganda ang power saving mode kung talagang hindi ka naman heavy user, like kuna, sobrang light user ka lang, tama sa'yo ang text, paminsan-minsan chat, yung ganon. Okay sa'yo yung battery saving mode. Actually, kung sobrang light user ka lang talaga, maganda nga na i-on mo forever na yung battery saving mode mo eh. Pero kung hindi ka battery saving mode, like casual gamer ka to hardcore gamer, especially hardcore gamer, wag na wag ka magba-battery saving mode unless na kailangan mo talaga yung battery. Okay? Kapag kailangan mo talaga yung battery. Kasi nga, battery saving mode is mostly ang pinaka purpose niya is for emergency nga. To prolong lang yung battery juice na natitira sa'yo. Sa phone mo pala. Also, if you are not planning to use your phone for a long period of time, mas maganda na i-battery saving mode na lang siya. Like kunwari, sa maghapon, balak mo, one time mo lang siya sisilipin. Yun, battery saving mode. The best yung battery saving mode para sa ganun. Pero usual use, yung typical use mo na talagang pa, miyak-miyak ka nag-social media, miyak-miyak ka naglalaro, kinukuting-ting mo phone mo for some reason, video editing, photo editing, yun. I would suggest na huwag mong i-battery saving mode. Isa sa mga highly recommended ko na apps actually is yung Greenify. Kung napapansin nyo, kung napanood nyo na before yung mga videos ko, lagi ko binabanggit si Greenify pagdating sa mga battery saving mode. Siya lang yung tanging pinagkakatiwalaan ko pagdating sa battery saving mode. Kasi yun ang una, siya lang yung battery saver na walang ads. Hindi siya nagsushow ng ads. Straightforward lang siya. Kaso medyo kailangan mo siyang kuting-tingin ng konti bago ma-activate. So siguro bibigyan ko yun ng konting maikling tutorial kung paano gawin nyo, kung paano gamitin yung Greenify. Install nyo siya from Google Play Store. Yun. Pagka-install nyo, open nyo lang siya. Tapos, piliin nyo kung rooted or non-rooted yung device nyo. Yun yung unang lalabas eh. So, piliin nyo lang kung rooted or non-rooted ang device nyo. Ako, ginagamit ko na ngayon is non-rooted. Tsaka, yun. Malaki na ang tulong niya actually for non-rooted device. Pero yun nga, iset mo is kung non-rooted ka, non-rooted. Kung rooted, rooted. I-allow nyo lahat yung hinihingi niya na permission. Promise, safe yan. Okay yan si Greenify. I-allow nyo lahat. Yung accessibility, yung admin. Basta, i-allow nyo lahat. Tapos,
doon naman sa plus, nakikita nyo yung plus button yung sa, dyan sa screen na yan. Ang i-add nyo lang doon is yung mga apps or games na bihira nyo gamitin. Kasi fino-force tap niya, yun yung pinaka-purpose niya, pinaka-main use niya. Fino-force tap niya yung mga apps na hindi mo ginagamit. So, I would suggest na piliin nyo lang yung mga bihira nyo gamitin. Yung mga lagi nyo ginagamit, like social media, messenger, text app. Basta yung lagi, yung gusto nyo na lagi yung live. Huwag nyo isasama dun sa plus. Okay, piliin nyo lang lagi yung mga hindi nyo gagamitin. Basta every time na maghihingi ng permission si Greenify na i-op na bigyan siya ng ganito na access sa ganito, okay mo lang na i-okay, save si Greenify. Pagkakatiwalaan yan at saka reliable yan. Kapag nasit mo na nga si Greenify na i-force tap yung mga apps na hindi mo masyadong ginagamit at saka rin nga yung mga apps na ayaw mong umaandar sa background habang may ginagawa kang iba, pwede mo na siya ngayon na pabayaan dun sa background. May tatlong way na gumagana si Greenify. Una, yung mano-mano talaga, which is pupunta ka sa app, tapos ipindutin mo yung ZZZZ. Tapos, pag pinindot mo yun, i-force tap niya lahat ng mga pwedeng i-force tap. Yung mga sinet mo na i-force tap, i-force tap niya lahat yun. Pangalawa is yung through widget. So, widget naman is either na gusto mo force tap lang lahat or force tap plus sleep, diretso. Ayan, makikita nyo dyan. Pangatlo is yun yung kapag ini-sleep nyo na yung phone nyo, sleep muna, naka-off lang yung screen, after 1 minute yata or 30 seconds, kusan niyang i-force tap lahat ng mga nakaset mo na dapat niya i-force tap. Hindi yun gagana sa background, so hindi nagagamit yun ng battery habang naka-sleep. Ang mga gagamit lang ng battery is yung mga iniwan mo na naka-on, like Messenger, Facebook, o kung ano man yun, kung ano pa yung mga iniwan mo na nilagay mo sa exemption. The best screen device sa ganung paraan. At least, tsaka ang kinaganda doon is sobrang light lang niya. Nakita niyo naman, ang liit lang nung MB niya, 2 MB lang. Halos, may get. So, napakaliit lang kasi straightforward siya. Wala siyang ibang ginagawa sa background, kundi i-force tap lang yung mga apps. Plus, nililimit niya yung mga apps nga na nilagay mo na hindi na dapat na tumatakbo sa background. So, yun. Hanggang doon na lang. Kung di pa pala kayo nagsasubscribe na kayo, regalo nyo na ngayon New Year sa akin. And yun, activate nyo na rin yung bell button para updated kayo kapag ka nag-upload tayo ng mga ganitong videos. And yun, like, comment, share. Ganun ulit ha, like, comment, share, and subscribe. Okay, Happy New Year ulit sa inyo, Happy 2020. Sana maraming blessing na dumating sa inyo sa 2020. Maraming blessing na dumating sa ating lahat ngayong 2020. Yeah. This is Kyo Hotman and talk to you again next year.